guys. Champ. So, bago matulog, kailangan mo na magpunas ng mukha. Ito guys, si Trixie. Alikot naman. Si Trixie. Kabilang side naman yung gagamitin. Hey everyone, so welcome back guys dito sa aking YouTube channel. Hello mga ka-pet friends, mga ka-dog friends, yan sa may mga alagang aso or nagpaplano pa lang mag-alaga ng aso. So itong video na to is dogs caring tip na naman tayo. And for today's video, alam nyo na ang topic natin ngayon at ang pag-uusapan natin is dog odor. So ano nga ba yung pwede nating gawin para hindi lalong bumaho yung mga dogs natin? Kasi alam naman natin guys, yung mga dogs talagang bumabaho talaga sila kapag hindi mo na-maintain yung cleanliness. So, ano nga ba yung pwede nating gawin para hindi bumaho yung mga alaga nating aso? At ano nga ba yung causes kung bakit bumabaho yung mga alaga nating aso? So, kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So my name is Jan. So welcome po dito sa aking YouTube channel na Dogs Caring Tip. So meron akong mga alagang dogs. So if you can see guys, meron din akong pusa. And then siya naman si Bella. Ayan. Tapos meron akong mga puppies. So yung mga puppies ko guys, 6 months old na sila. So ako na yung nagpaanak sa mommy dog nila hanggang sa lumaki na sila ng ganyan, 6 months. Tapos yung aking mga adult dogs na doon sa may cage. So, ngayong video guys, pag-usapan natin ano nga ba yung causes kung bakit ba bumabaho yung mga alaga nating aso. At ano-ano nga ba yung pwede natin gawin para hindi siya bumaho. Tapos, ano nga ba yung pwede natin ilagay o para ma-maintain na mabango yung mga alaga nating aso. Pero bago tayo mag-proceed sa video, gusto ko munang magpasalamat sa mga bagong subscriber natin. So, maraming salamat po sa pag-suporta dito sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, so isubscribe nyo na yan. At i-hit nyo na rin po guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel na Janwi Dogs Caring Tea. So hi everyone, so ito nga pala si Bella. Come here Bella. So ito si Bella. So ito si Bella guys, pinapaliguan ko siya once a week. Lahat sila guys, pinapaliguan ko once a week. Pero si Bella, hindi naman siya bumabaho. Ano nga ba yung causes bakit ba bumabaho yung mga alaga nating aso? Unang-una, pwede rin sa pagkain or food intake. Depende kasi sa dog food na pinapakain nyo. Natatandaan ko kasi nung meron akong biniling dog food na talagang pati balahibo, kung makapit sa balahibo yung amoy ng dog food. Kaya isa sa mga cause kung bakit nagiging mabaho yung alaga nating aso. Hindi ko lang matandaan kung anong dog food ba yung binibili ko, pati sa kamay kung makapit yung amoy niya. And then kaya ako nag-switch sa Holistic Puppy. Kahit sobrang mahal ng Holistic, so yun yung nakikita kong maganda for my dogs. So marami pang ibang dogs na pwedeng-pwede nyong ipakain sa mga alaga nyong aso na hindi nagkakos ng bad odor sa mga dogs natin. Kasi maaamoy nyo yung guys sa balahibo ng aso nyo kapag talagang mabaho. So isa yung mga dahilan kung bakit bumabaho yung aso natin, yung food intake. Number 2 guys, ito nga pala, si Princess, ang aking 6 months old puppy. So number 2 kung bakit bumabaho yung alaga nating aso, baka dahil sa ngipin. Yung ngipin niya guys is puno na ng cavity. So ano nga bang pwede nating gawin para hindi mas lalong bumaho? Pwede nyong i-toothbrush or toothbrushan yung mga alaga nyong aso. Pero sa akin, ang binibigay ko guys is dental stick. At least makapagbigay kayo ng 2 times a week yung dental. Papakita ko sa inyo guys ha. Oh,
So, meron tayong tinatawag na dental stick for dogs. So, kung hindi nyo natutubrushan yung aso nyo, mas maganda or mas mainam, mabigyan nyo siya ng dental stick. So, meron siyang triple benefits. Dental stick. Ayan. First, with anti-tartar. Second, high calcium, low fat. Third, smaller size for puppy. So, ito kasi guys, meron siyang pang-adult at saka meron siyang pang-puppy. So, pag sinabing puppy is mga maliliit pa lang talaga. At least mga 1 year old below or 6 months old below. Puppy pa po yun. So, meron siyang dalawang klase. Ito, yung pang-puppy. And then, meron din sa mga malalaking breed na aso. Kung hindi nyo natututbrushan yung aso nyo, eh, bigyan nyo ng dental stick. So, makakatulong to para sa mga ngipin nila para hindi mag-cause ng bad breath. Ayan, dental stick. Third, kung bakit bumabaho ang alaga nating aso. So ito guys, sa pagpapakain, yung way natin ng pagpapakain, napakain natin ng masabaw, malagkit, malapot, merong dry. So sa tatlo na yan guys, of course yung dry is yung mga dry food na dog food. Pag sinabi namang masabaw, ito yung may mga sabaw talaga, kunyari nilaga, chicken, with dog food, rice, ganon. And then third, ito naman yung mga may mga milk na binababad natin yung dog food, tapos lalambot. Yun yung mga dahilan din kung bakit nagiging mabaho yung aso natin. Alam nyo ba kung bakit? Kasi after nila kumain, yung mga tira-tirang pagkain na dumidikit sa ilalim ng balbas, ayan. So, dyan, namumuo yung mga tira-tirang pagkain, tapos napapanis. Pag hindi natin napansin, tumitigasyon dito, di ba? Yung balihibo niya humahaba, tapos matigas. Pag hindi nyo siya nalinis or napunasan, so, yun, doon na yung start na babaho rin yung bibig ng mga alaga nating aso. So, kailangan, after nating mapakain, at least man lang paggabi, mapunasan natin yung ibaba or yung mukha ng mga alaga nating aso para maiwasan yung bakterya. Fourth, kung bakit mababaho ang alaga nating aso. So, kung alam, kung nakita nyo guys, yung dito na mga alaga nating aso, di ba? Kahit naman walang sakit yung mga alaga nating aso, kahit sobrang healthy na mga alaga nating aso, meron talagang mabubuo dito. Ayan, kasi minsan nga pag-iinom ng tubig, depende pa yun sa water dispenser nyo ha, kung yung mga ganito lang ha. So, kahit sa bunga nga lang, may tumatalsik-tasik kasi yan, kasi minsan nasasagi nila. So, meron din mga muta-muta, ganyan. Kahit healthy yung aso nyo, magkakaroon pa rin siya rito ng namumuo. So, isa rin yun na dahilan kung bakit mumabaho yung mga alaga nating aso. So, napaka-importante tuwing gabi or kahit 2 times a week, yan, punasan nyo yung ganito ng aso nyo kasi sobrang babaho yan. Tsaka titigas, tapos mangingitim yung mga dito. So, isa yun sa mga sinasuggest ng mga vet na linisin talaga yung aso. Yung dito, tapos yung tenga, i-check nyo rin yung tenga kasi yun din yung nagdadahilan kung bakit mumabaho yung aso nyo. Baka infected na siya ng kulay itim, yung parang bumabara sa nadumi. So, yun yung din kasi pag naamoy nyo, sobrang baho niya, amoy luga. So, yun yung dahilan din kung bakit mabaho yung aso nyo, yung sa may tenga. Ayan. So, kailangan titignan nyo yan kung may mga garapata ba o wala. So, yun, nililinis yun pati tenga guys ha. Hindi lang magpapaligo kayo tapos-tapos na. So, kailangan yung tenga, nilinisin nyo rin. Kung bakit mabaho ang alaga nating aso. So, panglima guys, alam naman natin guys, kung yung aso nyo guys, nasa kulungan, talagang may possible na bumaho siya kasi yung pupo niya, 'di ba, tatapakan niya. So didikit 'yan sa mga paa niya. Minsan pa nga nahihigaan nila. So kailangan 'yan. Lilinisin niyo rin yung kulungan ng aso niyo or yung surrounding ng aso niyo para maiwasan bumaho. Sa akin, guys, ha, tuwing gabi ko nililinis yung kulungan niya. Kailangan everyday malinis siya, matanggal yung mga pupo-pupo para hindi siya bumaho ng bonggang-bongga. Normal lang naman kasi sa aso talaga na bumabaho siya. Pero, pag na-maintain nyo yung cleanliness, nalilinis nyo siya tuwing gabi, kinabukasan maaari siya, nakaka-ano sa ilong amuyin, lalo na yung mga ihi, yung mga pupu, kasi dumidikit yan sa balahibo niya kapag nahihigaan. So, napaka-importante, malinis nyo yung potty train niya, yung kulungan niya, kasi natatapakan niya yung pupu, kung bakit bumabaho rin yung aso nyo. Yun nga yung mga reason kung bakit bumabaho yung mga alaga nating aso. So, ano nga ba yung dapat nating gawin
para at least ma-maintain natin yung bango ng aso natin. Sa pagpapaligo, guys, yung mga aso ko, once a week ko lang nga sila pinapaliguan. Pero every night, pinupunasan ko sila ng basang towel. Ang una kong pinupunasan, yung mga mata nila. Yan, from dito, kailangan gaganunin mo siya ng towel. Tapos, yung ilalim ng kanilang baba. So, kailangan matanggal nyo yung mga panis-panis. Then, sa tenga, ganunin nyo ng towel. Ayan. Tapos, importante rin yung paa. Yung paa nila kasi minsan doon talaga nakakatapak ng pupo, hindi naman talaga maiiwasan yun. So, napaka-importante, madamay nyo yung paa nila. Tapos, yung daresyo, mga balahibo. And then, kinabukasan, okay naman na hindi naman siya babaho. Ang maganda niyan, meron din kayo guys na pang-spray. So, nakakatulong din to guys. Ang ginagamit kong pang-spray ay Play Pets. Ayan. Ayan. So, 150. Ito guys, hindi to sponsor ha. So, sinishare ko lang kung ano talaga yung ginagamit ko para makatulong sa inyo. This is not a sponsor. So, binibili ko to sa Cartimar. Mura lang to sa Cartimar, pati yung shampoo niya. Napaka-importante rin guys na pagpapaliguan nyo yung mga alaga nyong dogs, i-check nyo yung katawan nila kung meron ba silang garapata, kung meron bang mga kagat-kagat na mga garapata. Pag nakita nyo naman guys na marami ng garapata, pwede naman kayo gumamit ng pang-spray. May mabibili kayong murang pamatay ng garapata na free fronil na tick buster. And then kung sobrang kapal naman ng balihibo ng aso nyo, pwede kayo magpainom ng Bravecto. Yun nga lang yung Bravecto, pero medyo mahal siya ha, nasa 1,000 plus. Kung hindi naman, bumili kayo ng NexGard. Yung NexGard Xpectra, meron tag 750 yata siya. Pero all in all na yun, kasama na yung pang deworm doon. Meron din naman na NexGard na tick 500, pero ito yung regular na pang tick and flea lang. So, tsaka, yun na nga. Yun yung pwede nyong gawin kapag may mga garapata yung aso nyo. And that's it for today's video. So, no, sana meron kayong natutunan dito sa ating dog's caring tip. Paano nga ba may iwasan bumaho ang mga alaga nating aso? Ang pagpapaligo guys ng aso, at least 2 times, tsaka 1 day, 1 times. Pagpapaligo naman guys ng mga alaga nyong dogs, depende sa sipag nyo. Pwedeng 2 times a week, 1 times a week. So, wag nyo lang gagawin 4 times kasi hindi siya maganda sa balahibo ng aso nyo, guys. So, magiging dry yung balahibo na, tapos pati yung skin niya magiging dry. Pwede siyang mag-cause ng balakubak sa mga, sa balat ng aso nyo. Kapag nag-dry yung skin niya, mas prone siya sa galis. Lalo kapag nakagat siya ng mas madali siyang magsugat kapag sobrang dry ng balat ng aso nyo. Kaya, nire-recommend din at least 2 times a week or 1 times a week yung paliguan yung mga alaga nyong aso. And that's it for today's dog's caring tip guys. So, if you like this video, so don't forget to click thumbs up. At kung meron po kayong question or suggestion, pwede nyo po akong i-follow sa aking FB page na Chitsupau Family. Pwede rin nyo rin po akong i-follow sa aking TikTok account na Janwi. At yun lamang guys. So, sana meron kayong natutunan dito sa dog's caring tip natin. At see you on my next vlog. Bye-bye!